So guys, napapansin nyo, pag ano, gumaganon ako, nakikita nyo, yung kamay ko, yung daliri ko, ayan, sobrang ano na nga siya eh. Sobrang, pagaling na nga siya. Ayan, nakikita nyo dyan sa screen, ganyan siya dati guys. Alam nyo kung bakit ano nangyari to, 1 week na siya guys, ha? Masakit pa rin siya. So, natanggal kasi yung ano, parang nahiwala yung balat niya, kasi nga naipit siya dun sa sampayan, kasi lumambitin yung pamangkin ko. Ang kwento niyan is, nagsasampay ako, makinig na lang kayo ah. Nagsasampay kasi ako noon kasi naglabang ako. So ayun na, lumambitin siya dun sa sampayan. Eh binubuhay. Ring 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 ding ding ring ding ding ring ding ding ring. Tell him what time it is. So hello guys, welcome back to my channel. Kung bago pa lang sa aking channel, i-subscribe mo na yan. At huwag kalimutan i-click ang bell button para updated ka sa lahat ng kaganapan dito sa MikiKat TV channel. So guys, medyo mahina ang aking boses kasi nga may natutulog dun sa kabilang kwarto. So baka malaman na sobrang lakas ng boses ko, magising siya, ako pa ang masisi. So ngayon guys is October 7 or October 6. Si October 7 sa pagkakalam ko. So October 7 ngayon guys. So tag-ulan ngayon dito sa amin. So dito sa Barcelona, Spain, tag-ulan siya guys. So medyo malamig-lamig na yung simoy ng hangin at saka yung weather. So at wala naman masyadong ginagawa ngayon. So naisipan ko lang gawin itong video na to. So tara. So magko-comment tayo dito guys. Sa napapansin nyo, nakatingin lang ako dito sa cellphone ko, pero magko-comment tayo sa mga pictures na nakikita natin sa Facebook, yung mga meme, yung mga meme na yon. So magbibigay tayo ng comment kung ano masasabi natin sa mga ginagawang kakengkweno kalokohan ng mga Pilipino para may katuwaan lang. So tara. So, una guys is napapansin nyo yung mahal na kita, tapos ang sagot niya is paano mo nasabi? Parang gano'n yung pagkakasabi. Kung napapansin nyo guys, is trending na yung kalbong yan. So, sobrang trending na ng kalbong yan. Yung nakikita yung sa picture na yan, yan. Trending na yan kasi nga kung isa sa inyo is nakapanood yung news. Kasi ewan ko to, may kaso ata to, nahuli ng pulis. So, sobrang sungit niyang yung report is nag-interview sa kanya. Madami siyang tinatanong. Tapos, itong kalbong to is parang masungit siya pag sumasagot ko. So, habang yung mga sinasagot niya is, paano mo nasabi? Mga ganun-ganun yung sagot niya. So, eto siya. Kaya ginawa ng mga Pilipino ng meme. Yung galito. Eto naman tayo sa yung di mo na nasusuot mga damit mo dahil baboy ka na. Sobrang hard naman mga beshi yung baboy. Hindi ba pwedeng yung hindi mo na nasusuot ang mga damit mo dahil sobrang taba ka na, baboy agad. Sobrang hard nang gumawa nito, ah. Hindi naman tayo baboy, 'di ba? So ako aminin ko, ah, tumaba talaga ako, guys. Yan ang taba-taba ko na, oh. Alam niyo 'yun? Kada video na ginagawa ko, napapansin ko tumataba talaga ako. Hindi naman ako matakaw. Sapot lang naman yung kinakain ko. Ewan ko ba? Kasi tignan nyo, yung picture na yan, ganyan ako kapayat dati guys. So, nung napunta ko dito sa Spain, eto na, naging sobrang taba na ako. Hindi ko tatawagin baboy ang sarili ko o sarili nyo. Kasi hindi naman tayo baboy guys. Sobrang taba lang tayo. Saka masarap din naman kumain sa mga matataba dyan, kagaya ko. Masarap lang kumain. So, huwag nung tatawagin yung sarili nyo na baboy. Sobrang taba lang, okay? So, bigyan natin ng title to guys. Kung ikaw, sa nakikita mong picture, anong ibibigay mong title dito? Ano ibibigay mo? Siyempre, kung ako yung tatanungin dito, no? So, kung napapansin nyo, napapansin natin, yung lalaki na sa harapan is, alam nyo na yun. Tapos yung lalaki, talaga yung mga kalokohan ng mga Pilipino, ano? So, nabigyan na natin ng title, hindi na natin pwedeng sabihin. So, alam nyo na yun, itago nyo na kung ano yun, comment nyo na lang below. So, sa akin, ang napapansin ko dito is parang, syempre, alam nyo na yun. Tapos, yung referee, nakikita dun, tinitignan pa sila. So, saktong-sakto talaga. Yung mga gumagawa dito talaga, nakakatawa eh, no? So, kalokohan. So, yan. To. Piliin ang tamang sagot at isulat ang titik lamang. So, syempre, masunurin ang mga estudyanteng Pilipino. So, ang ginawa ng mga kalokohang Pilipino na to dito is isinulat lang yung isulat ang titik lamang. Kasi, di ba sabi dito, piliin ang tamang sagot, isulat ang titik lamang. Pero sa mga estudyante din, guys, alam, itong
pinapakita dito is kalokohan lang ng mga kapwa natin Pilipino para may katuwaan lang, okay? So, mga estudyante dyan, huwag niyong tutularan to. So, isagot, ang tamang sagot, huwag kopyahin kung ano yung sinabi doon. So, nakakatawa lang to. Ito naman, guys. So, napapansin natin dyan is yung madre is nakatayo dyan sa store. Alam nyo saan yung store na yun is sa Lotohan. Loto. So, tumataya siya yung kaya yung kumuha dito, kaya ginawa to, tapos may mga comment-comment na nakakatawa kasi nga yung madre is tumataya siya ng loto. Alam niyo yun? So, kaya natatawa sila. Ako hindi ako natatawa kasi madre ba na naman, di ba? So, malay niyo, may manulaw, may binili lang, may kausap lang, di ba? Kayo naman. Ito guys, parang hugot to eh, parang hugot. Empleyado ka rin naman, pero kung umasta ka, para kang tagapagmana ng kumpanya. Ito yung mga taong mga kapwa mong trabahador o mga nag-work pero ang feeling nila kung umasta sila is parang amo siya. Siya yung may-ari ng kumpanya. Siguro tong gumawa na ito is may galit siya sa katrabaho niya na nagpipiling may-ari ng kumpanya kaya nagawa to, di ba? So, empleyado ka rin naman pero kung umasta ka, para kang tagapagmana ng kumpanya. So, siguro may galit to. Yung gumawa na ito, siguro may galit to sa ka-work niya. So, kaya ginawa to. Pero tama din naman, guys, di ba? May mga katrabaho tayo, may yung mga nakakatrabaho nyo na feeling nila dahil ka-close nila yung may-ari, feeling nila sila na yung may-ari ng kumpanya o sila yung boss. May mga ganong tao, guys, hindi natin may kakailayan. May mga ganyang tao. Ito is news sa GMA, sa 24 oras sa atato, guys. So, sobrang hirap na talaga magtiwala ngayon. Nung unang kita ko dito, ano sobrang hirap na talaga magtiwala ngayon. Tapos nung binasa ko yung nasa baba pa neto, yung binasa ko yun, hold up or hinold up daw ng kasabwat. So, naisip niyo yun, guys. Hold up or hinold up ng kasabwat. Hinold up daw ng kasabwat. So, na-imagine, paano yun? Yung kasabwat niya, hinold up na din. Nang hold up siya, tapos yung kasabwat niya is hinold up din siya, parang gano'n. Kalokohan ng mga news na to, nagkamali lang talaga sila. So, daming tawa, daming comments, kung napansin nyo lang yung post na yan, dun sa mag-text, dun sa Facebook. Just in 2 weeks. So, ang napapansin ko dito sa video na to, just in 2 weeks, nung una, nung pagkatingin ko dito, syempre sa Facebook, di ba, nag-scroll ka sa mga news feed na yon. So, pagkatingin ko sa pictures na to, medyo na ano pa ako, nag-alangat pa ako, bakit ganito just in 2 weeks? Tapos nang napansin ko, guys, yung pala, akala ko pumayat, akala ko lumit yung chan, ay yung pala is nawala yung relo niya. So, just in 2 weeks, I lost my watch. So, nakakatawa na mo Pilipino na to na madaming kalokohan na yan. So, just in 2 weeks, I lost my watch. Yung bang malaking chan. Ganun. So, I lost my watch. So, yung niyaya ka ng tropa mong mang babae. So, para to sa mga lalaki, pag niyaya ka ng tropa mong babae. Pero dito ako natatawa, guys. Di ako natawa dun. Pero natatawa ako dito sa itsura ng lalaki. Kayahin natin. Nagaya ko. Parang gano'n, diba? Ang ganun. Parang yung lalaki, umaayaw. So, dun lang ako natawa. Ito, yung pusa naman tayo. Nasa harapan mo na lahat-lahat. Pero naghanap ka pa rin ng iba. So, alam mo yung guys, napapansin nyo. So, kaya nasabi to, kaya ginawa to, guys, is tama nga naman. Tignan nyo yung pusa kung saan pa nakatingin. Tapos, yung pagkain niya, yung kakainin niya, is nasa harapan na niya yung isda. So, nasa harapan mo na lahat-lahat, naghahanap ka pa rin ng iba. So, sobrang hard, mga beshi, para kay pusa. So, andyan na ang dami niyang pagkain, naghahanap pa ng iba. Baka gusto ng fried chicken. So, ito, ito babasahin ko ah. Nasa punto ka na, na sobrang gutom at ganito kasarap ang ulam na tira sa'yo. So, may pinggan siya, pero yung unang picture is nakalabas lang yung buntot. So, expected na yun, ina-expect na na malaki yung isda. Pero pagbukas nung pinggan, yung plato, is malaki lang pala yung buntot niya. So, tuyo yung ulam. Alam niyo dati, na-experience ko na to eh.
sa ref, 'di ba? Uso 'yon. O syempre laging ginagawa, 'di ba? Pag bumili ka ng isang galon ng ice cream, tapos syempre pag naubos na 'yung lalagay sa ref, edi paglalagyan na. So, nung una sa akin is ang nilagay nila is bagoong. Akala ko ice cream, guys. Akala ko ice cream 'yung nilagay nila doon. O tira 'yung ice cream. Yung pala pagbukas ko, pinaglagyan ng bagoong. Ayan, o ba yan? So, ganito yung picture nito. Yung nasa punto ko na sobrang gutom at ganito kasarap ang ulam na tira sa'yo. Akala nila big fish yung pala. Malaki lang yung buntot, pero yung isda is tuyo. Yun lang. Good na naman to, guys. Teka, okay lang ako ang iwanan mo. Wag, ulitin natin. Okay lang ako ang iwanan mo, wag lang ang basura mo. Itong gumawa na ito, guys, may hugot na naman na ito, kagaya nung isa, may hugot na naman yung gumawa na ito. So, tama nga naman. Okay lang na siya ang iwan mo, wag lang yung basura. Kasi yung basura, guys, nakaka-permisyo, yung baho-baho pa, diba? Kaya yung mga makalat dyan, itapon nyo sa tamang pagtapunan yung basura, hindi yung iwan nyo na lang kung saan-saan. Kasi nakaka-permisyo yan, yung baho pa, diba? So, okay lang ako ang iwanan mo, wag lang ang basura mo para to sa'yo kung sino makang makalat ka. Yung kaklase mo na denied pa ang sulat ni Doc. Alam naman bakit denied pa ang sulat ni Doc? Kasi alam naman natin na ang sulat ng mga doktor is hindi maintindihan yung mga ganun-ganun lang, di ba? Napapansin nyo dyan? Ganyan lang yung sulat ng doktor. So, feeling ng kaklase niya is doktor na siyang magsulat. So, baka kalokohan ng mga Pilipino, ano? So, minsan kahit aminin mo, natatawa ka din minsan pag nababasa mo to, di ba? Pagka-scroll mo sa newsfeed mo, matatawa ka talaga. So, ayan, yung kaklase mo na denied pa ang sulat ni Doc. Baka yung kaklase niya is feeling doktor, mga ganon. Paano ka tumae? Paano ka nga ba tumae, mga beshi? Paano kayo tumae? Kasi ako, kung napapansin mo sa picture, number one ako, ganyan ako tumae. Kayo, paano kayo tumae? Anong number, alinsan mga number na to? So siguro nakakatawa yung ano, natatawa ako dito sa number 4. Sino ba naman tatain ng ganun? Paano ko makakatain ng ganun? Tapos sa, anong bata ako sa number 6 pwede pa, tsaka number 5 pwede pa. Kasi bata ka pa, ba? Diba? Sa number 9, paano ko, ano yun, pupunta ka dun sa loob ng inodoro, dun ka tatae? Paano kaya yun? Nakakatawa. At tsaka yung number 10, parang dun ka na maliligo. Tapos, yung number 7, paano ka makakatae doon, guys? Tignan yung number 7, yung tatae, nasa tataas ka na. Tapos yung number 10, paano ka naman makakatae ng ganun? Di mahuhulog ka na, common sense naman gumawa na ito. Nakakatawa, no, guys? O ako lang talagang tumatawa dito. So, kung anong number ka, kung paano ka tumae, comment down below kung anong number para malaman ng iba. So guys, napapansin nyo, pag ano, gumaganan ako, nakikita nyo yung kamay ko, yung daliri ko, ayan, sobrang ano na nga siya eh, sobrang pagaling na nga siya, yan, nakikita nyo dyan sa screen, ganyan siya dati, guys, alam nyo kung bakit ano nangyari to, 1 week na siya, guys, ha? Masakit pa rin siya, so, natanggal kasi yung ano, parang nahiwala yung balat niya, kasi nga naipit siya dun sa sampayan, kasi lumambitin yung pamangkin ko, ang kwento niyan is, nagsasampay ako, makinig na lang kayo ah. Nagsasampay kasi ako noon kasi naglamanga ako. So ayun na, lumambitin siya dun sa sampayan. Eh binubuhat ko siya. Yung folding sampayan to ah. So sa loob lang siya. Tsaka ano siya, metal siya. So ayun, binubuhat ko nga kasi nga ilalagay ko sa taas para mainitan. Eh biglang lumalambitin siya tapos sabi ko mabigat. Eh, akala niya nagjo-joke ako. Hanggang sa binitawan na nga niya, nalagay ko sa taas. Tapos bigla lang ako umaray kasi sakit. Kala ko naipit lang. Pagtingin ko, guys, eto na siya. Sobrang tulol ng daliri. At ako kasi, takot ako sa dugo, takot ako sa sugat. Sarili ko na nga lang, takot ako. Eh, paano pa kaya pag-iban na, diba? Sobrang liit lang neto, guys. Pero sobrang ano siya kasi natanggal yung balat. Naiwala yung balat kasi naipit siya talaga, guys. So, ngayon mag-iisang linggo na siya. Pero ganito na siya, pero hindi ko siya nilagyan ng band-aid kahit ano, pero ginamot ko lang siya tsaka nilinisan. Pero nakakatakot lang kasi, guys, kasi, ayan to pa. Kasi nung pagkaipit, sabi nung kapatid, ay nung pamangkin ko, di ba ka nakaganyan na ako kasi tumutulong na talaga yung dugo. Tapos sabi niya, no, tita Anan, you're only joking. Sabi pa sa akin, pamangkin ko, nakakatawa yun. You're only joking. Paano ko mag-joke tapos pinakita ko yung sugat ko sa kanya tapos ang daming dugo.
yung daming dugo guys, ayan nakikita nyo, yan yung ginamit kong towel nung pagkadugo niya nung kamay ko. Sabi niya, oh tita, you're serious. Sabi ng gano'n, nakakatawa talaga, yung 3 years old na pamangkin ko na yan. So ngayon guys, ayan, lapit ko. Ayan. Siya bakit? Ayan siya guys. Ayan. Tapos ito yung kasama niyang naipit. Pero ito medyo pagaling na siya pero masakit pa rin, di pa din siya pwedeng ano, hilain yung balat niyan. So antayin ko muna siya kasi mas gusto ko yung magkusa siyang matanggal kasi di ba nagkukusa naman yung matatanggal pag medyo ano na siya, pagaling na. So ayun, napahaba yung kwento ko guys. So thank you. Thank you sa panonood at sana may manatawa ako, baka may manainis. Pero gusto ko lang kasi magbigay ng comments sa mga yon. Gusto ko sanang sumigaw ngayon guys. Gusto sanang sumigaw yung bang tatawa-tawa ako na malakas, pang ganon. Kaso nga lang pipigil ako kasi baka sabihin baliw ako, di ba? Baka baliw ako, kaya ganon-ganon na lang. Tapos may natutulog pa sa kabilang kwarto, kaya nang sabi ko. So yun na guys, mahaba na tong ano, paalamanan na to. So sa mga nanood dito sa video no, to, thank you sa inyo. At sa mga nagsusubscribe sa akin, thank you sa inyo. Sana mag-subscribe pa rin kayo kasi sa susunod, meron na akong giveaway sa inyo. So, alam nyo na, malapit na ang Christmas, di ba? So, thank you sa mga nagsisawik up na, ano, na nanonood sa video ko. Sa mga gusto pag sumali sa freeload, pwede pa din yun, guys. Kahit matagal-tagal tayong makahit ng anong 1,000 subscribers na yan, mararating ko din yan. So, wala na lang pilitan. Hindi ko naman kayo pinipilit. So, ayun. Thank you sa panonood. Bye.